Hello everyone, welcome back to my channel, Mathis Then Cooking Part 2. Today, ang lulutuin po natin ay inihaw na bangus. Ang inihaw na bangus ay delicious at saka nutritious. Filipino dish ito. Napakadaling lutuin ang inihaw na bangus. Ngayon, ihanda natin ang red onion para sa stuffing. Tapos, kamatis. Kung anong gusto nyong gulay, o pwede rin naman. Garlic, basta ba may asin at paminta. Oregano leaves, fresh na fresh. Lemongrass, tanlad, para mabango. Ngayon, ihanda natin ang isda. Sinisan natin mabuti. Tapos, puputulin natin ang mga fins niya. Dapat, ang bibilhin na isda ay yung fresh na fresh. Pag fresh kasi, maganda siyang ihawin. Masarap. Siyempre, before ka mag-ihaw, expected mo kakain ka na masarap, luto, na inihaw na bangus. Ngayon, hiwain natin sa likod ng isda. Tapos bubuksan natin. Dahil aalisin natin itong mga laman, loob. Piri ka, mag-gloves ka na lang. Tapos, masarap kumain pag nakadibo ng isda. Ayan, tuloy-tuloy lang kain mo. Wala nang tinitinik. Kasi, yung iba natitinik kaya ayaw kumain ng mga inihaw na bangus. Yung mga luto ng bangus. Mahirap nga naman pag natinig ka. Paano ang gagawin mo? Kakain ka ng saging. Bagay na bagay itong inihaw na bangus sa mga may high blood, may diabetes. Ang bangus ay napaka-nutritious, lalo na pag nilagyan ng mga stuffings. Meron din itong omega-3 para sa cardiovascular. Ngayon, ihahanda na natin. Lalagyan pala natin ng stuffing itong isda. Lagyan natin ng asin. Tapos black pepper. Lalagyan ko rin ng soy sauce. At saka laurel para mabango siya. At saka bawang. Lalagyan ko din ng kamatis. Kanina itong hiniwa natin kamatis. Oregano leaves. At ang ating onion. At itong tanlad. Lalagyan ko ng butter. Yung iba, bali, ipinupunas doon sa labas yung butter. Buti kaya nilalagyan ng oil sa labas. Ang oil kasi at butter, nag-a-avoid sila ma-overcook ang fish. Tapos, nape-preserve nila ang natural moisture na isda. Ngayon, sprinkle natin ng asin. Salt. Ngayon, gagamit tayo ng aluminum foil. Pwede rin walang aluminum foil dahil meron naman siyang kalisik. Pero gusto ko kasi
may aluminum foil. Pagbalot na aluminum foil, pero may siwang akong iniiwan na konti para po pwede kong silip-silipin kung dito na ang bangus. Gagamit ako ng bangus grill. Ito yung grill na ito, pagkatapos na gamitin, kailangan aalisin mo yung mga natitira na paligid. Tapos, kailangan lalagyan ng oil. Naman tayo. May kasabihan, the key to a tender grilled fish is starting with a hot fire. Kasi pag mainit, sinoshorten niya yung grilling time. Gusto ko gumamit ng charcoal kasi meron siyang smoky flavor. Mahirap kasi pag na-overcook ang kailangan sundin mo yung cooking time ng pag-iihaw ng bangus. Para huwag kang silip ng silip. Pag matagal mong iniihaw ang bangus, yung meat niya nagiging tough. Ngayon, ililift ko na yung aluminum foil. Yung lifted skin ang aluminum foil, hindi dumikit yung ng isda. Yummy talaga. With chili garlic. Kung nagustuhan niyo po ang video ko, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Always remember, cooking is fun and easy. Bye, till next time.